Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, pag-usapan natin ang mga possible reason for termination dito sa call center. So, yeah, napapag-usapan na huwag kang maging kampante kung regular ka na. Kasi marami pa rin possibility na ma-terminate ka. Hindi naman na actually sa BPO lang. Actually kahit sa iba pang mga trabaho, may mga termination. So, ito yung ilan sa mga reason na pwede kang ma-terminate. Yung pagiging pala absent na walang dahilan, napapalimit na. Pwede rin pala mag-cause ng termination. Napag-usapan namin yan kanina ng aming supervisor. So, kapag na pala nabigyan ka na ng NTE, which is yung final warning, and then nasundan pa uli, hindi mo na maintain na maayos mo yung attendance mo, yung mga reason ng pag-absent mo is hindi reasonable, hindi valid. Susunod na dyan yung RTW daw na sinasabi, refuse to work, which is meron ka na lang daw 15 days. So, yun ay pwede nang mauwi sa termination, bigla na ka lang, hawawalan ka na lang ng trabaho. So, that is one of the reason. Ayan. And before tayo mag-proceed sa pangalawang dahilan, pwede nyo bang i-click yung subscribe button sa baba? Ayan, pati na rin yung notification bell para kapag nag-upload ako is ma-update kayo palagi sa aking mga videos. O yun, thank you very much nga pala sa mga nag-subscribe, sa mga nanood ng videos ko, sa nag-message sa akin sa Facebook. At congratulations nga pala dun sa mga nakapasa sa interview na humingi sa akin ng tip. Thank you. Ulitin ko ulit. Medyo mahina ako sa memory pagdating sa pangalan. Pero ang isa na sa naaalala ko si Ronald. Thank you, Ronald, for being... for being mental block ako. Thank you dahil isa ako siya naging susi ng iyong tagumpay para makapasa sa interview. And also itong si Lawrence. Yan. Thank you rin, nakapasa rin yata siya. Oo, kung hindi ko, sa napagkaalala ko, nakapasa yata nga. Oo, nakapasa, sorry. Alright, so now let's proceed sa ating pangalawang reason ng termination. Pangalawang reason, eto, nabalitaan ko lang to nangyari sa ibang team na naging rude yung agent sa customer. Medyo... nakalimutan yata niya mag-mute, which is nakapagsalita siya ng hindi magandang salita na narinig ng customer. For example, yung mga harsh words. Alam niya na siguro yung mga rudeness, yung mga rude na salita like F-U-C-K. Nakapagbitaw ng ganong salita, which is in English pa niya, hindi Tagalog yung pagkakamura, na parang sinadya. So, narinig yun, narinig yan ng QA and then na-report. So, nag-decide ang supervisor. Actually, for termination talaga ang hatol. Pero dahil mabait yung supervisor, binigyan na lang siya ng time to resign. Pinag-resign na lang kasi ang sagwa naman kung termination. Hindi ko alam kung anong balita na doon kasi hindi naman ako nag-chismis. Narinig ko lang usap-usapan. So, I don't know kung ano na yung status ng taong yun, ng agent na yun, kung nag-resign na ba. So, that is one also possibility na ma-terminate ka, kaya avoid mga ng rudeness. Alright. So, the third one, nabanggit ko na yung attendance. So, pangalawa yung rudeness. Pangatlo is yung pagiging outlier, which is nandun ako. Ayan, pwede pala ako ma-terminate. Outlier meaning, hindi ako mataas magfa-survey. Although, goods naman yung ibang metrics ko. Metrics yung sa scorings. Goods yung iba kong metrics. Pero, yung mahalagang bagay ang hindi ko mapataas, which is yung promoter counts na nakukuha sa survey. Na-discuss ko na yan doon sa previous video ko, sa mga ibang nakapanood. So, kapag bibigyan ka ng palugit dyan, at pag hindi mo pa rin siya naipasa, so, depende na rin sa supervisor mo yan, kung ipaglalaban ka niya, which is ginagawa ng TL ko, and I'm so thankful to her
dahil ginawa niya ng paraan para mabigyan pa ako ng chance. So, ginagawa ko rin naman ang best ko para hindi siya mapahiya. Kasi pinaglalaban din naman niya na resolution-wise naman ako. So, thank you sa akin supervisor. Yun. Ngayon, ito na yung last month ko na kailangan ipasa ko talaga. Medyo nag-improve ako ng ito mga sumunod na linggo. Maganda yung takbo. Pero ngayon, sumablay ako ngayong araw na to. So, winarningan na uli niya ako. Pinaalalahanan niya ako. Kailangan mag-ingat-ingat uli ako sa mga pagpapasurvey ko. So, bukas babawi ako. Promise. Babawi ako kasi kahit papano may mga action plan na siyang binigay. So, kailangan ko talaga lang i-improve at gamitin. Yan. Yan ang isa sa pwedeng maging reason ng termination. Kailangan galingan nyo talaga sa pagpapasurvey. Kailangan maganda matrix nyo. Kasi kahit perfect attendance ka pa, kahit pumasok ka pa, masipag ka pa, kung hindi mo mapataas ang survey, which is dun kumikita yung company, may possibility ka pa rin ma-terminate. At maraming proseso dyan. Kapag hindi ka na kayang iligtas ng supervisor mo, wala na tayong magagawa. Bye-bye na. So, yan ay isa sa possibility ng termination. So, yan lang tatlong yan ang medyo alam ko. The rest, yung mga pang-apat is yung palagi ka na lang may escalations. Na kapag sumobra na at nabigyan ka na ng NTE, may final warning, pwede rin mauwi sa termination. Kasi nabigyan ka na ng warning, paulit-ulit mo pa rin ginagawa. Yan, termination yan. Escalations, meaning may mga nilabag kang batas. Batas. May mga nilabag kang batas sa pagkukalls. For example, yung mga ginagawang himala. Yung mga ginagawang himala sa calls para makaligtas sa mga invalid. Ay, hindi naman invalid. Sa mga pangit na surveys. Yan. Ayoko nang maging direct. Kung ano man yung mga himalang yan, baka matutunan nyo pa. So, basta, yun, mga himalang ginagawa, pwede rin mag-lead sa termination. So, panglima na yan. Panganim, yung pagiging fraud. Pwede ka rin ma-terminate dyan. Ano ba ibig sabihin ng fraud? May ginawa kang something na, kumbaga parang pandaraya. Yan. For example, gaya namin, ang hawak namin is telco. May ginawa akong something for the customer na labag sa company's policy. At yun, pwedeng mauwi yun kapag na-imbestigahan niya o narinig ng QA yung calls mo na nakita na may ginawa akong something. Delikado ka din for termination dyan. Alright, yun na yung pang-ilan yun? Pang-anim? Yun, for termination. Alright, so ano-ano yung mga nabanggit ko? Absenteeism, pagiging outlier, rudeness, ano yung iba pa? Rudeness, pagiging fraud, ayan. Yung mga paulit-ulit na escalations na ilang beses ka na nabigyan ng NTA. Ayan. So, yan ang mga bagay na pwedeng mauwi sa termination. Kaya, kung mahalaga sa inyo ang trabaho, iwasan natin yung mga bagay na yan. Iwasan natin yung mga gawain na yan. Kasi napakahirap mag-apply. Although, pwede nating ikatwira na maraming trabaho dyan. Oo, maraming trabaho dyan. Pero ang tanong is, ganun ka ba kabilis maha-hire ka agad kapag ka nawalan ka ng trabaho? Dadaan ka na naman sa interview, pagkuha ng requirements, pagpiprint ng resume, biyahe dito, biyahe doon, mag-iintay kung pasado ka ba, mag-iintay kung kailan ang schedule ng medical, merong mga na medical na pero wala pa rin schedule ng start ng trabaho or mabibigyan pa ba sila ng job order. So, ang daming consequences para basta-basta mo na lang i-give up itong trabahong ito. Actually, okay naman sana na andito nga sa call center kahit napaka-toxic. Sinasabi ng iba na toxic dahil telco yung hawak namin. Pero kung i-reverse psychology mo yung katoxic ka ng account, pwede mo siyang baliktarin eh. Gawin mo siyang challenging at iwasan natin yung mga rudeness na yan.
ilagay natin yung sitwasyon natin sa customer na bakit sila nagagalit. So, huwag mong sabayan yung galit. And about naman sa absenteeism, kailangan meron kang reason bakit ka lumiban. Kung hindi naman reasonable ang pagliban, at least mag-update ka, sabi ka sa supervisor anong reason ng pag-absent mo. Hindi yung wala ka man lang update ko, ano ba nangyari sa iyo? Yun, pwede ka talaga mabigyan doon ng warning. Dahil hindi ka man lang nag-update ko, ano bang ginawa mo sa buhay mo, kung saan ka bando palop na punta. Yan, dahil kung ikaw naman ay may sakit, pwede ka naman mag-issue ng medical certificate. Okay? At mag-inform agad ng maaga kung hindi ka papasok para ma-update ng supervisor ang sitwasyon, bakit ka absent. Kasi tinatanong din niya ng manager at nakakahiya din naman na wala siyang maisagot. Gaya ng nangyari nga na medyo napadami yata yung ma-absent. So, medyo na-call out. Yun lang guys. So, sa mga walang experience dyan, medyo hindi pa kayo makaka-relate sa mga pinagdadaldal ko rito. Pero yung mga papasok na sa mundong ito, yan ang mga ilang tips na dapat nyong tandaan at iwasan kapag nandyan na kayo. So, hindi porke na regular kayo is safe na, pwede nyo nang gawin lahat ng kalokohan at katigasan ng ulo. Hindi yon tama. Huwag nyong gamiting dahilan na regular na kayo is safe na kayo. Hindi yon tama. Kahit regular na kayo, pwede pa rin kayong mawala ng trabaho, ma-terminate. Ako, masipag akong pumasok. Halos, kung hindi nga lang ako nagkasakit last month, perfect attendance talaga ako. Never akong absent. Kaya nagkasakit lang kasi ako, kaya 1 week akong absent. Hindi pa rin ako kayang iligtas ng aking attendance. Kasi kailangan ko talagang i-improve yung aking metrics. Pero dahil sa attendance na yun, kahit papano nabibigyan ako ng consideration na ipagtanggol ng aking supervisor, kasi importante rin naman talaga yung adherence. So yan lang guys ang maiipayo ko sa inyo sa mga papasok sa mundo ng mga bayaning puyat. Yan, tandaan nyo, attendance is a must at kailangan ang inyong pagiging polite at being ano ba tamang term dito, yung pagiging malambing sa customer, yung pagiging hindi ko alam kung anong term, bahala na kayo mag-isip. Basta kailangan yung customer service talaga na kailangan i-provide sa customers is ibigay natin. Huwag tayong mag-misinfo kasi deserve nila yung tamang customer service na hinahanap nila. Ang dami ko na-receive na misinformation kanina, galit na galit ang customer. Ako yung naaawa kasi nag-intay sila ng halos isang buwan para sa phone, pero wala kasi napangakuan sila ng maling impormasyon. So yan lang guys. And don't forget to subscribe. Click the bell button. Thank you. Have a good day.